totoong naninindigan, walang mga pajetski-jetski at pahalik-halik sa ating bandila. Naalala ninyo yung pahalik-halik? Alik talaga niya, Mr. Maravillas yun ni Udas. Mismo, mga kababayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Pinamigay na po yung ayungin sa China. Sinurrender ni Digong. Ito mga kababayan, yung paniwala ni dating associate, Senior Associate Justice Antonio Carpio. Yung sinasabing maisog na leader ang siyang salarin. Grabe pala niya, Mr. Maravillas, yung ginawa ng dating Pangulong Digong. Yun nga po, kaya nakakalungkot ang result ng mga survey. Sa latest result ng Pulse Asia, pasok pa rin sa top 3 si Maudings. Hindi pa nagigising kung paniniwalaan natin yung survey ng Pulse Asia. Hindi pa magising yung maraming mga mamamayang Filipino. Gusto pang gawing senador si Digong. Talaga niya, Mr. Maravillas. May problema ang ating bansa pa ganyan. Yun nga po mga kababayan, kaya tulong-tulong po tayo na ma-educate natin ang ating mga kababayan. Maawa kayo sa ating mga kababayan, maawa kayo sa mga kabataan. Baka ang mga anak natin sa susunod na mga taon, pag ganyan na ganyan, yung ori ng leader na pipiliin natin, mawawalan po tayo ng ating bansa, ng ating sariling bansa. Gusto ninyo ang ganon? O ito yung balita ngayon sa Philippine Daily Inquirer, mga kababayan. Sabi ni Carpio, Duterte gave up Philippine right over ayungin in an agreement with China. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas, ito po yung sinabi ni Antonio Carpio, dating Senior Associate Justice ng Supreme Court. So sabi rito ni Carpio, mga kababayan, basahin ko sa inyo yung balita. Former President Rodrigo Duterte surrendered the Philippines' sovereign rights over Ayungin Shoal in what was disguised as a gentleman's agreement with China. Ito, kinonfirm mismo mga kababayan ni dating presidential spokesman Harry Roque. Nilaglag po ni Roque yung kanyang amo. Sa sobrang katabilan, mga kababayan, grabe ang excitement ni Roque, mga kababayan, na isulong ang mga propaganda ng China. Sa pagkasulong niya ng mga propaganda lines ng China, hindi na siguro napansin ni Roque na mismong yung amo niya, si Digong, mga kababayan, nilalaglag na niya. What? Ganon. Ganyan na niya talaga, Mr. Maravillas, ang mga udas. Pati yung boss, inudas na. Pari-parehas udas po kasi nag-uudasan na sila po. So sabi po ni Carpio, the gentleman's agreement niya governs Manila's maintenance and repair of the BRP Sierra Madre, a Philippine Navy vessel grounded in the disputed area. According to Duterte's status quo agreement, the Philippine vessel may only deliver water and food to Sierra Madre but not construction materials for its repairs. Yun, mga kababayan, ang lumalabas sa tinawag ni Harimau na gentleman's agreement. Walang gagalawin po. So ito yung pinangawakan, mga kababayan, ng China. Wala mang pinirmahan, gentleman's agreement nga po. Kaya nagiging agresibo po yung China. Ta iniisip nila po, hindi tumutupad ngayon yung ating gobyerno sa usapan po with the former leader. Kaya mali po, mga kababayan, yung mga propaganda line nila na ang punot dulo ng pag-intensify ng agresyon ng
China against us dito sa West Philippine Sea, yung ating Pangulong Bongbong, ang punot dulo po, ang ugat, yung gentleman's agreement. Pinasubo ng dating Pangulong Digong yung ating bansa. Pumasok siya sa isang kasunduan. Unang-una, wala mang pinirmahan kasi alam niya, malalagay siya sa alanganin kung may pipirmahan siya. Unconstitutional yung pinasok niya. Surrender of our sovereign rights. Kaya huwag kayong naniniwala sa mga propaganda po nila na ang itinuturo po, biniblame yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi po pumasok sa ganong alanganing kasunduan na tinawag nilang gentleman's agreement, wala sanang pangahawakan na ganon ang China. Tama po mga kababayan, binabaliktad tayo nitong mga pro-China propagandist po. Yung kasalanan ng kanilang patron, ang itinuturo po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nasa nanustisya niyan. Kayo yung pumasok sa alanganin na kasunduan na wala man ang pinirmahan kasi alam nila, alam ninyong mali. Pagkatapos, ibiblame ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo yung nagpasubo sa ating bansa. Kaya sabi po mga kababayan ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, yan ang niyang agreement favoring China, violated the July 12, 2016 Arbitral Tribunal's ruling recognizing Ayungin Shoal as part of the Philippine Exclusive Economic Zone. Eh kasi naman niya, Mr. Maravillas, mismong yung dating leader, si Mao Diggs, na pinubaruan na nga yung ating bansa ng UNCLOS, siya mismo ayaw i-recognize. Yung China ayaw i-recognize, pati yung ating bansa ayaw i-recognize. Yun nga po ang nakakalungkot. Buang! Sabi nga natin, saan ganyan pulutin, mga kababayan? Pinaburan ka na ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Pagkatapos, ayaw mo pa at sasabihin mo, just a piece of paper lang anya yan, itapon ko yan sa basurahan. Tapos sabihin pa ni Mao Diggs, mga kababayan, doon sa isang meeting with Chinese, Filipino-Chinese businessman, kung saan bisita po yung Chinese ambassador, pwede na niya ninyo kaming gawing province. Pa-joke-joke niya, pero yung joke niya, mga kababayan, tinutuon niya. You see? Kaya tuwang-tuwa po, tawang-tawa, mga kababayan, yung Chinese ambassador. Sumalinaw, pinasubo po tayo ng dating Pangulong Digong. Yan mismo ang sinasabi, mga kababayan, ni Carpio. Yan sabi po niya rito, under the arbitral award, China had no right to erect any structure on Ayungin Shoal and had no right to stop the Philippines from conducting activities in the area. President Duterte knew that without repairs, the BRP Sierra Madre would soon collapse and thus end our presence in Ayungin Shoal. Paliwanag, mga kababayan, ni Carpio. So lumalabas, mga kababayan, mismong si Digong nakipagsabuatan sa China. Tama po yung ating basa sa kanyang mga aksyon at pagpayag sa status quo. Sumasang-ayon siya sa agenda, mga kababayan, ng China na palipasin na lang yung panahon hanggang sa mabulok ang BRP Sierra Madre. Pag nabulok na, then pwede na mag-start yung China na mag-tayo ng artificial island tulad ng ginagawa nila diyan po sa South China Sea. Lumalabas ganon, mga kababayan, with the actions na ginawa ng dating Pangulong Digong. Kaya sabi ni Carpio, yet anya Duterte agreed any concession to China that the Philippines could only bring food in water to BRP Sierra Madre and would not bring materials to repair the Sierra Madre. So sumang-ayon siya, madaling sabi, sa agenda ng China na pag hindi po ni-repair ang Sierra Madre, diretso na lang ito na mabubulok. So mawawala yung ating outpost na purposely, yun ang ginawa, mga kababayan, ni dating Pangulong Erap Estrada. Isinadsad po yung ating BRP Sierra Madre to assert our sovereignty sa area at may masisulungan po yung ating mga sundalo na magbabantay sa ating territory. Nakita na ninyo? Klarado anya, Mr. Maravillas, yung mga udas.
yung ginawa ng mga Hudas dito sa ating bansa. So malinaw na sa inyo, mga kababayan. So sabi po ni Carpio, Duterte's gentleman's agreement niya was lopsided in favor of China. That gentleman's agreement niya was a disguised surrender of our exclusive economic zone rights over Ayungin Shoal, as it gave China veto power over our exclusive right to erect structures on Ayungin Shoal. Sabi ng dating Supreme Court Associate Justice, yun naman talaga po, malinaw na malinaw ang ginawa ng dating Pangulong Digong sa ating bansa. Ayan po, nakita ninyo ang Hudas. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Ito niya yung talagang matinding pambubudol sa mga mamamayang Filipino. Totoong budol. Yan po, mga kababayan, ang lumalabas dito sa mga kwento na sinabi mismo ng dating Supreme Court Justice. Kaya pasalamat tayo, mga kababayan, na we have this president. Isang biyaya para sa mga mamamayang Filipino na ang leader natin, ang presidente natin, si President Ferdinand Romualdez Marcos, na talagang naninindigan para sa ating bansa. Totoong naninindigan. Walang mga pajetski-jetski at pahalik-halik sa ating bandila. Naalala ninyo yung pahalik-halik? Alik talaga niya, Mr. Maravillas, yun ni Hudas. Mismo, mga kababayan, ito ang tunay na leader, sabi ni President Bongbong. On China's aggressive, dangerous tactics, Filipinos do not yield. Eh, di ba? Tapos, sasabihin ng mga pro-China propagandist, mga kababayan, gusto daw ipasubo ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating bansa sa gira. Wala pong ganun na iniisip yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang agenda na makipag-gira. But an agenda, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, as his obligation bilang Commander-in-Chief, is to see to it na we should have our credible defense. Kaya yung ginagawa niya, mga kababayan, credible defense sa sino mang mga agresor at gustong kamkamin yung ating teritory. Masama ba, mga kababayan, ang maganda para sa ating defensa? Naturingan pa na Commander-in-Chief ka. Pagkatapos, konting bluff, mga kababayan, ng tulad ng China, isosurrender mo ang iyong territory. May ganon. Tapos, magyayabang na maisog leader. May maisog na ganon, mga kababayan. Konting bluff, surrender agad. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, I stood firm niya that the Philippine government will not surrender the country's sovereign rights over the West Philippine Sea and will not be deterred by China's threats. Amid its recent intimidation, saying he will implement a response in countermeasure package against them. Pero hindi po sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung ano. Pero alam na natin kung ano yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ini-engage niya yung mga powerful countries in the world tulad ng Amerika, Japan, Australia, France, Germany, the European Union, India, the ASEAN countries, na lahat may interest dito po sa South China Sea para hindi po makapurma at makapagpatuloy ng kanilang coercive and aggressive actions or aggression ang China dito po sa atin. Yun ang pinakatama na dapat ginagawa ng isang leader po. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we seek anya no conflict with any nation. More so, nations that purport and claim to be our friends. But we will not be cowed into silence, submission, or subservience. Filipinos anya, do not yield. Yan po ang magaling na leader. Hindi yung makikipag-gentleman's agreement ka para isurrender yung ating territory. Pag-tridor yan, mga kababayan, sa ating bansa.
at sa mga mamamayang Filipino. Yun ang ginawa ng previous administration, mga kababayan. At proud pa sila. Si Ari Roque, proud na pinangangalandakan sa kanyang channel sa YouTube. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Proud silang hinudas yung ating mga mamamayan. You see? Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, over the course niya of these past days, I have met and spoken to our country's national security and defense leadership. Kahit ka re-recover pa lang niya sa sakit, mga kababayan, kasi natrangkaso yung ating Pangulong Bongbong Marcos, dire-diretso niya na kinakausap yung ating mga security officials. They have made niya their considered recommendations, and through exhaustive consultations, I have given them my directives. I have also been in constant communication with the representatives of relevant allies, meaning yung mga bansa tulad ng Amerika, Japan, European Union, Australia, and other countries, supporting our stand. Partners and friends in the international community, they have offered help to us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction, while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. So huwag po tayo mag-alala, mga kababayan. May mga countermeasures na po. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo po, hindi man pwede itong i-discuss openly or in public ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam na natin. And sabi ko nga sa inyo, with our mutual defense treaty sa Amerika and our EDCA sites, malamang nakaposisyon na po yung mga dapat ilagay na deterrence, the ultimate weapon, mga kababayan, malamang nilagay na po. Alangan man pauuna tayo sa masamang pinaplano ng China. Kung ganun, Mr. President, dagdagan pa niyo po ang mga EDCA sites natin. At kung pwede nga na ibalik natin in the future yung mga military bases, yung Subic at saka Clark Air Base. Kasi po, sa totoo lang, mga kababayan, niloko po tayo rito sa Pilipinas. Ang sponsor po, yung mga Chinese, Filipino businessmen, allied with Curicom, sila yung naging sponsor ng mga kaguluhan po dito, ng mga anti-US, US bases propaganda. Ayun, mga kababayan, nalason pati isipan ng mga senador. Huwag na tayong paulit po, pinalayas, mga kababayan, yung mga American bases dito. Talagang malalim po yung operations ng China. Mula noon, umabante ng umabante, mga kababayan, yung China. Ito na tayo ngayon. The rest is history. So, paluloko pa po tayo. Eh, huwag kayo pong nakikinig dito sa mga nagpasubo po sa ating bansa. Umina yung ating defense po. Wala na tayong US bases po dito. But we have this expanded, defense cooperation, and we have EDCA sites. At sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nadagdagan pa yung ating mga EDCA sites. So for the meantime, pwede na po ito, mga kababayan, muna. Pag naiposisyon natin yung deterrence na weapons, magdadalawang isip po yung China ang papasok po dito at aabanti po sila. Kasi alam nila, matutunaw lang po sila dito sa ating bansa. So yung kanilang pagnanasa, mga kababayan, masasupla po na natin yung kanilang pagnanasa. Kasi ang magiging choice nila, live and let live. O sama-sama tayong matutunaw dito po sa mundong ibabaw. Di ba? So walang magkikinabang sa pinag-aagawa na teritory. Kasi lahat tayo maaabo dito, mga kababayan. Yun ang sinasabi nating Samson option. Kung sa Israel po, they have the Samson option, the ultimate weapon. Once na-threatened ang existence ng Israel, they have that ultimate weapon
sabi ng mga matatapang nating pinsan na mga Israelites, sige niya, pasok kayo rito. Sama-sama tayong mababaon dito sa lupang ito. Yon ang dapat na message, mga kababayan, na maintindihan ng mga Chinese. Kaya tama po itong sinasabi ng ating Pangulo. We will not be deterred. We have countermeasures na ginagawa. We will not surrender our sovereign rights. At nakikipag-usap na siya. Constant communication with our allies. Sa mga ginagawa, mga kababayan, na pang-aabuso, aggression ng China dito po sa atin. Kaya po sabi ko sa inyo, makinig kayo sa sinabi sa Bible. Sabi po sa Joel chapter 9, ay chapter 3 verse 9 to 10, proclaim this among nations, prepare for war, wake up mighty men, let all the men of war draw near, let them come up, beat your plowshares into swords and pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Yan po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Biblical siya. Hindi po siya nagsasabing mahina tayo. Yung strong leader po, kumusta naman yung maisog at strong leader? Ulit-ulit niyang sinasabi, hindi natin kaya. Kaya po tayo kinakaya-kaya ng China. Kasi sinasabi mismo ng Commander-in-Chief noon, di natin kaya. Ngayon po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, anong sabi? We will not be deterred. We will not surrender our sovereign rights. Ganon yung tama, mga kababayan, na dapat sinasabi ng isang leader. Huwag mong sabihin mahina ka. Sabi po sa Bible, let the weak say, I am strong. Kasi po, ini-exploit siya ng enemy. Pag sinabi mo na ikaw ay weak, i-exploit ka ng iyong enemy. Yon ang ginawa, mga kababayan, ni Digong sa atin. Pinaniwala, mga kababayan, ng dating leader natin, yung China, na hindi natin sila kaya. Kaya tayo inaabuso po. Inalaw natin na abusuhin tayo ng China. Kaya ngayon po, fear-mongering po sila ng walang habas, na fear-mongering yung ginagamit nila. Tinatakot tayong tinatakot. Huwag po kayong matakot, sabi sa Bible. Fear not, do not be troubled. Huwag tayo pong pasisindak sa mga Chinese. Ito'y ating pong lupa. Ito'y ating bansa. Manindigan po tayo. Sabihin natin sa mga Chinese, huwag kayong papasok dito. Pag pumasok kayo rito, lahat tayo mababaon. Sama-sama, gusto ninyo ng ganun? Or live and let live tayo. Ang lawak-lawak na po ng inyong you're the third largest country in the world. Hindi pa kayo makontento sa inyong territory? Sobra na yung kaganinan ninyo. Masyado nang sumobra yung kasapangan po ninyo. Pinagnanasaan ninyo yung hindi inyo. Tama po, mga kababayan. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.